Wow. Yeah. Inabutan namin ng therapy session para sa children with special needs sa Mandaluyong City. Kakaiba ang proyektong ito dahil libre. 600 bata ang tinuturuan nila araw-araw at tinawag nila itong Project Teach. At kung sino ang nagsimula? Ako si Professor Abelardo Apollo I. David Jr., 37 years old, founder and executive director of the Independent Living Learning Center. Taong 2003 nang mag-volunteer si Professor David bilang occupational therapist. Nagsimula po ito na volunteer initiative lang po siya. Napansin po natin na napakaraming mga bata na may kapansanan sa Mandaluyong ay nakipag-ugnayan po tayo sa local government ng Mandaluyong. Kami po ay tinulungan makahanap ng maliit na espasyo at pinakilala din po kami sa ilang mga kababaihan na tumulong po sa akin na magbigay ng therapy sa mga bata. Una niyang naging pasyente ang anak ni Nanay Jean. Hindi marunong magsalita. Tapos nagwawala. Kung may gusto, nagwawala siya. Hindi siya, kung ano ba to, developmental doctor. Ano yun, every 6 months, parang ganyan. Is 5,000. E bukod pa yung therapy, 800, 600. E wala naman akong ganun. Kasi yung asawa ko is driver lang. Kailangan kong occupational therapy. Nahirapan kasi ako pamasahe. Pag ano, pag dala-dala sa anak ko, si Sir Archie ang dumating. Dito sa Project Teach kasi, ang maganda is, it's community-based. The patients are screened and then, pag na-refer sila to therapy, libre ang therapy nila dito. Kasi maraming special children na hindi na bibigyan ng proper care. And to give it free pa, napakalaking bagay para sa mga Pilipino po yun. Lumaki at dumami pa ang pasyente. Para makatulong, nag-volunteer na rin si Nanay Jean na maging isang crew therapist. Pati nga ang mister niya na engganyo na rin mag-volunteer. Ako yung mga naghatid sundo ng mga disabled kids, mga special kids, lalo na yung mga may cerebral palsy. Nakita ko yung ganda ng makatulong ka sa ibang tao para ilabas nila yung mga ibang bata na nangangailangan ng ganung tulong. Nakipag-ugnayan po tayo sa local government ng Mandaluyong. Kami po ay tinulungan makahanap ng maliit na espasyo at pinakilala din po kami sa ilang mga kababaihan at tumulong po sa akin na magbigay ng therapy sa mga bata. Kalaunan, ang kabayanihan ni Professor David, sinuportahan na rin ng lokal na pamahalaan. Inorganize niya po yung ibang mga therapists. How are you today? Good. Fine. Very good. Nakita niya na ano ang pangangailangan ng mga young adults na may kapansanan. Kaya kami dito sa Honesto, surprisahin natin at saka mention t-shirt at saka cap ng Honesto para maalala niya kami parati. 2 thumbs up sa inyo. Hello. This is for you. Thank you. Ito po ay para sa inyo. Salamat po. Salamat. To Honesto, maraming salamat po sa pagkilala. Sana po sa lahat ng mga nanonood ng Honesto, buksan din po natin yung puso natin para sa mga batang may kapansanan. Thank you very much, Honesto, sa pagkilala natin.